Welcome back to my channel. Yeah, and today's video I want to clean my wallet. Actually, ang dumi-dumi na. At may mga pen mark pa, may mga stain sa ball pen. I don't know how it happened. So, I really decided to clean it and take a video to share with you yan. Ang dumi nangingitim, and this wallet is from MCM. This is a leather wallet. And I heard na maganda daw gamitin yung vinegar with water. So, I need to take out the things inside first. I have a lot of cards, but this card is like not using anymore. So that is when I'm going to remove them from this wallet. Mga resibo. Ito namin. May konting pera sa loob. Ayan, konti lang. So, first thing I need to use wipes. I hope it helps. I'm not sure if tama tong ginagawa ko, but I try my best. Kasi maganda pa naman tong wallet na to. Ayan. Ganito yung loob. May papel pa yan. Ano to? Resibo. So, gamitin ko muna tong wipes. Sana malinisan ko pa. I think okay naman siya. Kasi ayan, nakikita ko na yung mga dumi na tatanggal. Ginagamit ko na to, itong wallet na to ilang years na, and I bought this from Upay-Upay also. Actually, hindi ko alam na branded din ito noon. Gusto ko siyang i-resell mo ng $10, tapos nag-research ako. This brand is expensive, at nakita ko rin sa carousel, may binibenta silang mas panit pa dito is like $200. So, I decided to keep and clean it and use for myself. Ayan, medyo nalinis na siya, pero yung mga stain ng pen, hindi pa natanggal. So, I try to use this dato puti and mix with a little bit of water here. I hope it helps. Hindi ko na minesure kung ilang ml yun. Basta patamba-tamba. So I try to use and clean it here. Maganda daw kasi ang vinegar sa mga leather goods kasi lalo na pag ikikit mo siya ng matagal parang meron kasi mga leather na tinatago mo parang mabaho. So, ang vinegar daw makakatulong para ma-reduce yung mga bad odor at hindi siya mag-mold. Ayan, medyo malinis na siya. And I hope matatanggal ko talaga yung mga stain ng pen. Ayan, medyo stubborn tong stain na to. So, I try to rub more. Medyo nag-ano yung stain niya, yung kulay. Actually, nung kinuha ko to, nung nabili ko to sa charity, marumi din siya noon. And I used Magic Spanish before, pero today, wala akong Magic Spanish, ngayon naubusan kami. So, gusto ko nang itry yung vinegar kasi narinig ko na maganda nga daw ang vinegar. I like the color of this one. Pink na pink. Girl na girl. Ayan, medyo malinis na yung loob niya. Ang ganda ng quality ng MCM. I hope na magkaroon din ako ng bag nito. Itong brand na to. I wish and I pray. Sana sa mga susunod na pagpunta ko ng Upay-Upay, makakuha ako ng MCM wallet or MCM bag at least. Siguro matagal na rin to. Medyo parang siguro nagsawa na yung owner nito kaya dinunate sa charity at ako naman yung nakaswerte yung nakakuha. Nakabili noon. Noon kasi maganda yung pagpunta namin sa charity. Marami kami mga bagay na parang napipili. Ngayon medyo naging stricto na sila. Ayun. Kaya pakanti-kanti na lang. But still okay kasi yung tinatabihan naman nila ako ng mga good items, mga good brand. Ayan, medyo nalinis na, pero hindi ko pa natanggal yung mark ng pen, yung stain ng ink ng ball pen. Pero much better compared kanina. Ayan, so, ngayon kukunin ko yung aking Vaseline, petroleum jelly. Next step, imo-moisturize ko siya using petroleum jelly. Actually, yung petroleum jelly
material, nakakatulong din ito para linisan yung mga bags, yung mga leather bags. So, ito na yung pinaka last na i-apply ko at irarab all around my wallet. Ilalagay ko yung sa cloth. Ayan, para maging ma-moisturize yung leather at para magamit ko pa ng matagalan. Ayan, so, ito na. Look shiny. Maswerte din itong wallet na ito sa akin. Kahit papaano. May mga wallet din kasi na parang hindi daw maswerte. Yung bang madalas kang maubusan ng pera. And sa awa ng Diyos, hindi nawawalan ng pera ang aking kitaha. At sa tulong na rin ng mga akit, mga racket ko. Mga blessings. Kaya laging may pera. Kahit kunti lang, kunti lang. Hindi naman masyadong marami. Kasi, pero at least, masasabi ko na maswerte sa aming wallet. Okay na siya at mukhang malinis na malinis na. Hindi naman totally na malinis kasi yun, nandito pa rin yung stain. Pero natanggal na yung mga parang dumi-dumi kanina. Ayan. Ayan. May stain din siya ng pendant sa loob. Ayan. Matintab na rin at I hope makakasama ko pa ito ng matagalan. So guys, thank you for watching and I hope na nakapag-share din ako ng idea sa inyo kung paano yung alagaan yung mga leather wallet nyo, leather bags or whatever yung ginagamit niyo na wallet kung basta maganda daw gamitin ang vinegar water at saka itong petroleum jelly. Yun yung pinakamura na available din sa ating bahay. Instead na gagastos pa tayo para palinisin yung palinisan sa labas yung ating mga wallet, yung mga designer's bag or designer's wallet natin. Ayan, so ito na siya at medyo presentable na rin kung pera kanina. So guys, thank you for watching and bye-bye!